welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, ay mag-grocery ako with the Wildcats. Hindi ako masasamahan ni Kay ngayon kasi meron siyang gagawin. So, ang sinama ko ngayon ay mga Wildcats. So, bibili ako ng mga stocks for 1 month na. Kasi wala si Chef. So, ako muna ang magluluto kay Boss King at magpe-prepare ng aming mga pagkain. So, ayan na sila. Hello, Maren! Grocery na. So, pupunta kami ngayon sa SNR. Doon kami mag-grocery. Let's go! So, ang kasama ko ngayon ay walang iba kundi si Madam Rocha. Hi guys! So, this is my vlog. Quick takeover. So, andito na kami sa kahabaan ng... Haba naman ang intro. Ay, sorry! Ako ang naghahawak sa mga kayamanan ng mga Team Payaman. Yung mga single dyan, i-message nyo lang ako. Hello guys, ako si Keboy. Puro pakilala. Ang secretary ni Kong TV. What's up sa inyo mga paa? Hi guys, welcome to my channel. Ako nga pala si Chloe. Ayun, subscribe to my channel. Sa akin din. Hi guys, this is... So ayun, ako yung SA ni Pat and ako din yung manager. Ha? Ano mo? Ako din yung HR. Eh, share ko lang. Kasi si Mau lang yung nag-iisang empleyado ni Pat. Ayun, Tapos, syempre, since ECQ ganyan, MECQ, kailangan naka-skeletal yung workforce. Tapos sabi namin, paano yun, Mau? Mag-isa ka lang. Paano ka gagawing skeletal? Sabi namin, pag MWF ang papasok, yung upper body. Pag TTHS, yung lower body. Parang manananggal. Yung kanyang paghati ay lengthwise at saka crosswise. Ayun lang. Kumawa naman kayo kung lengthwise, crosswise. Ayun, so kung pupunta po kayo ng office nila, wag po kayong magtataka kung may manananggal. Ano lang po, public advisory na wag po kayong magpapunta ng buntis. Delicate. Oo, kasi mabango kay Mau yung mga buntis. Ayan, so para po sa mga hindi nakakaalam, itong mga taong to nakasama ko ngayon sa sasakyan ay friends ko na for 12 years. So since naging kami ni Keng, mga kaibigan ko na sila. Nanggaling ito sa iba't ibang kumpanya, iba't ibang klase ng trabaho before sila pumunta sa Payamansyon. Tatanungin natin sila kung ano yung mga work nila before sila pumunta ng Payamansyon. Madam, ano yung work mo dati before ka maging secretary nila, Julie Boy? Ako ay isang BPO. Wow! Call center agent. Siya yung BPO. Thank you, madam. Ilangat mo yung ekonomiya. Hindi pa kasi ako tapos. BPO call center agent. Pero nagchat-chat ako nung last kong trabaho. Hindi sa calls. Yan. Oh, bakit so, ka ano? Napunta sa ano? Sa Team Payaman? It's just, you know, it's the greener pasture. Wow! Pasture! For ilang years ka na nasa BPO? 9 years. Kanina lang nag-usap. Oh, grabe, pioneer! Parang pioneer ka ba dyan sa ano? Uy, hindi naman. Hindi ah. Yung mga ibang same kasama company ko sa BPO, mga ano na, mga 15 years, mga ganun. Pero so, same company? Hindi. For 9 years, same lahat ng ano? Ano yun? 4 years dun sa una, tapos the rest, 5 years sa Synchrony. Oh, hello, Synchronians! Yes. Ewan ko ba tayo yan. So, sa 9 years na yun, masaya naman yung ano mo, journey mo sa pagiging BPO. Oo naman sis, talagang yung mga talak ko dati. Tapos, sinong kumontak sa'yo para maging ano ka, sekretary ka ng... Nila Julie Boy? Sila! Kasi nga diba mga tropa ko na kayo nung bata pa lang ako. 12 years na, so matagal na talaga kami may pinagsama. Bakit? Siguro hindi ka na masaya talaga sa ano? Di na. Parang ano, kumbaga hindi ko naiisip na doon ako tatanda. Malaki naman talaga ang impact ng BPO sa aking financial needs. Pero yun nga. Okay. Hindi na siya maganda sa mental health ko. Oh, malaloka na pala. Actually, tayo sa Payamansyon, oh, di ba nag-work kayo kila Junie Boy? Pero parang oh, tayo naglalaro. Oo, parang ako hindi. I take my work seriously. Pala mo ka. Parang sinabi mong hindi tinitake seriously ni Madam yung kanyang trabaho. Eh, sabi mo parang naglalaro eh. Ako hindi. I take my work seriously. Wow, habang ano ka, 12 hours kang nag-ano mo, magic chase. Oy! Parang nagwe-welding.
So may hinahabol din kasi meeting si Kelboy. So kailangan na namin. And tapos na rin naman kami mag-yoto. So let's go. So ito yung mga perks ng naka-pick up. So pag nag-grocery kami or may mga appliances kami binibili, hindi na namin kailangan din pa deliver kasi kasang-kasa dito. Ako. So usually pag nag-grocery ako, bumibili na ako ng for 1 month para hindi na ako every week nag-grocery. Yun, so bumibili na ako ng maraming tissues. Yan, para kay Osang, tsaka para sa mga nakiki-CR sa amin lagi na naghahanap ng tissue. Ayan, so ito siya. So bumili ako ng 24 pieces na tissue roll. Next ay, ito naman, mga interfolded paper towels. Parang puro tissue ah. Bakit kaya puro tissue? Comment down below, bakit puro tissue? Eh, awesome yun. Ayan, so interfolded tissue, ito din. Kailangan din namin yan. Tapos, bumili din ako ng, ito, grapes, kasi favorite to ni King. Ito lang ata yung prutas na kinakain niya. And this one. So ito, cat-cat, bumili din ako nito. Bumili din ako ng chicken, since wala si chef ngayon. So kami ang magluluto para sa mga sarili namin, para kay King. Kasi ang kinakain niya ngayon ay puro mga, dapat pala breast. Breast part. Dapat pala breast part. Mali yung nabili ko. Pero ito. Para sa'yo to actually. Okay, next. Kasi ikaw lang malakas kumain yan. Next, ito naman. Isa sa mga pinakagusto ko sa SNR. Kasi meron silang isang box ng Nong Shim. Kami nanonood kami ng mga Korean movies. Tapos nakikita namin yung mga kinakain nila. So gusto ko to. Kinakain. So sumasabay ka. Bakit? Nanonood nga pa. Netflix and chill! Next ay, eto, juice drink. Ayan. So nakita ko to kay ate, tapos lagi niya pinapatikin sa ate. Eto, laging nagnanakaw si Burong at si Dudu. Ito ba? Ayan, so nagustuhan ko itong course. Pagpapasok ng kwarto, diretso ng rep. Bumili ako nitong Four Seasons at saka ng mango juice drink kasi lagi ko itong nakikitang iniinom ni ate tapos lagi ako nakikihingi sa kanya. Bumili ako ng sarili ko. Itong marshmallow kasi magcha-chubby bunny system sa kanya to. Tapos bumili rin ako ng Doritos. Dun sa SNR, wala talaga siyang mga, anong tawag dun? Yung uwishi? Walang mga ganun. So mga social na mga snacks. Ginagamit din yan. Kapag tapos, sa SNR, bulto din yung mga items. So, yung mga nabibili ko talaga. So, ganito. Maramihang tissue. Malakihan din siya. So, ito. Doritos. Ito naman para sa mga bisita namin. Maliliit lang siya. Walang malalaki. Walang malalaki. Kaya nga wala daw nagpo-produce ng malalaki. Di ba? Bawal talaga yung malalaki. Hindi, kaya nga. Pero, ba't dalawa lang din yun? Eh, ngayon pala kain ka na isa. Yan. So, itong Yakult na to ay para sa mga buwisita namin sa kwarto na si Dudut at si Aaron na maraming bad bacteria sa katawan. Next ay, syempre hindi mawawala ang pancit canton. Nakala ko walang pancit canton sa SNR, pero meron pala siya. So, favorite to ni Ken, pinapaluto niya to lagi. O, di ba? Naano agad? Nabawasan agad? Okay, next is, eto, kasi magsha-shot kami ng tequila. Sino naman ka-shot mo? Mamaya, ito yung apat. Kasi makikipag-collab ako mamaya kay Dudut and Chloe. At ang panghiwa namin sa lemon na to ay walang iba kundi si Mao. Tapos, bumili rin ako ng Pringles. And ang favorite ni Boss King na Spam. Dalawa lang yung binili kong Spam kasi sobrang mahal nito. Ito yung isa sa mga favorite ko pag pumupunta ako sa quarter ni Bien. So kami yung umuubos ng ganito nila. Hala, doon pala nakikili yan? Bumili din ako ng cashew nuts. Ito, yan. And kung nakikita niyo yung pantry ni Bien, may ganito siya. So sa kanya ko nakita to. And sobrang sarap nito. Para sa mga mahihilig sa nuts. Sobrang favorite ko talaga yung nuts. Kaya bumili rin ako na. Hindi na mahilig naman eh. So sobrang hilig ko sa nuts, bumili rin ako ng chocolate almonds. Akan din, may flavor na. Anong nut?
seafood flavor. Tahong? Ito may talaba. Para sa mga mahihilig dyan sa almonds, 1,000 pesos lang to. Lang? Ang dami na nito eh. Ang dami ng laman na ti. You know? Pwede nang tumagal to ng isang buwan, dalawang buwan sa'yo. Tsaka pampatanggal ng umay. Yung kaigme, tatago mo yung kaigme. Ayun, yun ang tirador, si Igme at saka si Bae. Sa fruit section naman tayo kung paano pinapakain si Boston ng frutas. So next, ito syempre yung mga essentials sa babae. Strawberry flavor. Tapos bumili din ako ng Glade ng dispenser. So meron na ako nun. So ito yung bala niya para sa room namin. Tsaka ito, spray. Pwede sa CR, pwede sa kwarto, pwede sa common area. So ito pa ang aming mga conditioner. Actually, ang binibili kong conditioner, marami talaga. So ito pa. So tumatagal na sa amin to ng isang buwan. And another air freshener, lalagay ko sa room para amoy bulaklak ang kwarto. Amoy bulaklak ang kwarto. Bumili din ako ng utensils namin ni Boss King. Kasi yung mga utensils na binili ko last time, nawawala na. Bumili ako ng black para ma-identify ko talaga na amin to. So kami lang yung may black na kutsara. So sa mga timpayaman na makikita kong gumamit nito sa CCTV pag nakita ko, ewan ko na lang. So ang next naman, na binili ko ay itong lint roller. Para sa amin to. Ano to? Ano? So si Osam kasi, nung may season na naglalagas siya ng buhok, so kailangan namin to. Kasi minsan pag binubuhat namin siya, naiiwan yung mga balahibo niya dito. So bumili ako nitong roller. Ganda yan. Kailangan natin yan. Lalo sa mga itim na damit. Yes. Lalo na sa mga black na damit. Eh, madalas pa naman kami naka-itim na damit lagi ni Kay. Para sa ito ako. Thanks, love. Next naman na binili ko ay itong multi-purpose wipe. Pwede siya sa phones. Alam mo, suggest ko, bumili kayo ng ganito para sa mga laging nalabas. Kasi pwede to sa mga surface, sa mga appliances, sa jewelries, sa shoes, sa mga furniture, sa mga cellphone nyo. Ayan, bumili kayo nito sa SNR. So yung isa ilalagay ko sa sasakyan, yung isa naman ilalagay ko sa kwarto. Useful to lalo na ngayon. So ito, kay Mau. Tsaka isang conditioner, no? Oo, tsaka isang dito? Conditioner. Collagen. Kaya pala nandito si Mau, akala ko sinusuportahan ka. Sinamahan ka. Hindi ako sinusuportahan niya, hinihintay niya yung mga bag pinamili niya. Dito to para mag-support. And next, ito, sobrang natuwa ko kasi finally nabilan ko na si Osang ng ano, dentist picks. So matagal ko na siyang hindi nabibilihan ng ganito. Lagi akong humihingi dun kay Ben. So bumili na talaga ako nito para sa kanya. Okay, boss. Di ba pa? Ito ay trash bag. Binili ko to for 600 pesos. Umahal! Kasi 200 pieces na siya. Wow! Igme. Ay, nila. Diba? Ganyan yung sinabi. So next, ito, bumili ako ng 200 pieces na garbage bag kasi nga, nangihingi nga ako lagi kay Vien at saka kay Nanay. Tapos, minsan, ang ginagamit kong trash bag, yung mga galing sa laundry. Alam niyo yun, di ba pag galing sa laundry, naka-plastic. So hindi ko siya sinisira. Ginagawa ko siyang garbage bag. Pero ngayon, bumili na ako nito. Parang 649 ato. So, dinivide ko siya, 3 pesos isa. So, ang next naman ay ang, ito talaga dito ako pinakamasa. Saya. Kasi nakita ko si Mami at saka si Nanay tinapon yung mga basahan ko na mga inihian ng aso. So bumili ako ng mga bagong basahan sa kwarto at saka sa CR. So ito, buy one take one to. So nabili ko siya ng $499. So ito din. Wow, ito pwede na talaga magpamilya to, no? Buy one take one din yan. Mag-grocery na mag-isa. So ito naman para sa mukha ni King. Pantake, pag nagbablog. Hindi kasi ano, di ba maselan yung mukha niya. So binilan ko siya ng mga face towel. Wow. So bumili ako ng mga so, face towel. So dahil maselan yung mukha ni King, binilan siya ni Pat ng face towel. Ito talaga yun. Yan, tsaka pag naglalaro si Boss King, mababaunan ko siya ng mga tao. Wow, nagbabaon. So ito ay sa SNR, Caresa. Ito ay buy one take one din. Buy one. Lamig-lamig. Pag ginugugitan din, yun lang. Multi-purpose to. Yan. So, ang nagastos ko lahat dito ay 11,000. So, Boss King, hati tayo. Yun. Kaya pa ako sinamahamag na to. Sabi niya, kahit dun ka lang, kahit dun ka lang. Hati tayo kasi di ba last grocery ako. Wow. Di ba ako nag-grocery? Okay. 20,000. Then, di ba pag mag-aasawa na dapat hati sa lahat? Ako na magbabayad sa iyo. So, pag nag-grocery kami ni Bong King, hati kami. Actually, sa lahat eh. Mga bills dito, hati kami. Pasahod, hati kami. So, sa lahat talaga, hati kami. So, yun lang, that's it for this vlog. Sana nag-enjoy kayo sa aking grocery haul with Boss King. Let's go! Next. See you on my next vlog!